Nagnatin iba yung Ama, iba si Jesus Christ. Ang unawa nila, dalawa ang Diyos. Pero hindi nila naunawaan na ang Diyos, yung Espiritu ng Diyos, tumahan sa anak. Pero nakatingin sila doon sa tinatawag sa laman. Sa physical appearance ng ating Panginoon Jesus Kristo, doon sila nakatingin. Pero doon sa tumahan sa katauhan ng ating Panginoon Jesus Kristo, hindi nila makita yun eh, yung hiwaga. Kaya kahit nga binabasa sa scripture, hindi talaga nila maunawaan. So ito, madalas ko ito ma-encounter sa kanila, yung Revelation chapter 1 verse 8. Ang ano ko dito sa kanila, ito ay theophany. So ibig sabihin ng theophany, ito ay God's manifestation. Ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos nag-manifest kanino? Sa physical appearance ng ating Panginoon Jesus Kristo. So yan po yung hindi gano'ng makita nila pagdating sa theophany or incarnation. Okay. So pagbinasa natin sa Revelation chapter 1 verse 8, ang sabi dito, I am Alpha and Omega, the beginning in the Lord. Indeed said the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. So the Almighty. O sabi, di ba ang linaw eh? Yung Revelation chapter 1 verse 8 is Almighty. Pero hindi nila nakita yung God's manifestation which call is theophany, na ang Diyos. Sabi niya, yung I am Alpha and Omega ay represent daw diyan kay Jesus Christ. Basically, pag tiningnan mo talaga, talaga si Jesus Christ. Pero hindi mo nakita yung dual nature, na sometimes Jesus Christ is speaking as the Father and sometimes speaking Jesus Christ. So there is dual nature. Dalawa siyang nature eh. Na ginamit lang ang katayuan ng ating Panginoon Jesus Kristo, pero sa totoo, from the Old Testament, siya talaga yung sinasabing the beginning and the last. So the meaning ng the beginning and the last, Alpha and Omega. So kailan lang naganap ang ating Panginoon Jesus Kristo? Naganap ang kanyang buhay, reality, in the New Testament. Pero from the Old Testament, hindi naganap pa, wala pa doon ang ating Panis Kristo. Kasi bakit? That is the manifestation of the Spirit of God, na ginamit ang mga propeta ng Diyos sa Old Testament. Pero hindi ganun na nangyari katulad na sa ating Panis Kristo, na siya yung naging tahanan. Pero dito kasi sinasabi dito sa Revelation chapter 1 verse 8, yung Alpha and Omega ito, yung Espiritong tumahan doon sa ating Panginoon Kristo. Sabi niya, I am Alpha and Omega, the beginning. Kailan ba nag-beginning ng start yun? That is the ministry of Jesus Christ. Oo, that's the meaning of Jesus Christ. So yan ang beginning, the mystery of the ministry of Jesus Christ na naganap. So may nagtanong dito, sino ba ang sinamba ni Jesus? So, okay. May magandang tanong, no? Itatopic ko sa ano dito. So, siyempre, ang sinamba ng ating Panginoon si Kristo, yung kanyang Ama. Hindi yung ating Panginoon, hindi mismo sarili niya. Kasi ang unawa kasi dito ng oneness, ang sinamba niya, ang sarili niya. So, napapangit naman, no? Sambay yung sarili niya. Ang sinamba ng ating Panginoon si Kristo, kundi ang Diyos. Ang yung kanyang Ama. Yung kasi ang unawa kasi dito ng oneness, di yung Ama, yun din ang anak. Ang anak, yun din ang Ama. So dito sa Revelation chapter 1, verse 8, yung sinasabing with ease, that is the time of our age in the last days. Sa huling panahon, sa katayuan ng Holy Ghost. Ng Holy Ghost na ito, na siyang nagmamanifest, na ginamit ng Diyos ito para kumatawan, nag-rebuild sa kanyang salita sa mga hiwagang hindi na
hayag na itinago sa mahabang panahon. So maraming mensahe ito eh, na especially ang Godhead na from the time of Jesus Christ, inihayag talaga ng ating Panginoon, ipinakikilala ang Diyos. Yung Ama niya, ang Ama natin, na ipinapakilala ng ating Panginoon. So yun ang ano, hanggang ngayon na ituloy-tuloy. Which was yung dati, which is the time, it was in the time na nag-ministry ang ating Panginoon na nag-start siya sa River Jordan, doon naganap yun, yung ano yun, ng kapahayagan ng pag-become one in the Spirit. Pero, kung in general mo naman, ang Spirit talaga ng Diyos, from the Old Testament, from Adam up to in the last age, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang manifestation. Pero ang talking, ang point dito ng mga ibang ano, that's Jesus Christ is the Old New Testament, and Jesus Christ also is the Old Testament. Ang pinano nila dito si Melchizedek. Pero another topic yan eh. Sa ano yan. Ngayon, sabi dito, with was, with is to come. Ito yung sinasabing with is to come. Ito yung time na pag the second coming of Jesus Christ, physically, public, na kikita siya ng mga tao sa buong mundo na ang ating Panginoong Kristo ay dumarating. That is the judgment of the world. Na, ang tanong, Almighty God. Oh, physically, makikita mo ang ating Panginoon darating, pero yung manifestation, yung power and attribute of God, tumahan sa Kanya. Yun ang Almighty God. Thank you, Joseph Torres, and also Mark Jonathan, for your watching. Okay. Now, so yun ang sinasabi ng ano ng Revelation chapter 1:8. With is to come the Almighty. Pero ang ano nila dito, kita mo ang linaw ng Revelation chapter 1 verse 8 is about yung Alpha and Omega is represent to Jesus Christ. So ituloy natin sa Revelation chapter 1 verse 9. And John who also I am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ was in the isle that is called Patmos for the word of God and for testimony of Jesus Christ. Sino nagtestimony? Sino nagpapahayag? Ang ating Panginoong Kristo. Saan galing ang kanyang salita? Mula sa Diyos. So kung tutuloy mo dito sa Revelation sa verse 9, makikita mo na dito na ang Diyos ang kapahayagan na dinadala ng ating Panginoong Hesukristo ay ang salita ng Diyos. 'Di ba? It was the verse 10, it was in the spirit on the Lord's day and heard behind me great voice as a trumpet. And say, verse 11, seeing, I am Alpha and Omega, the first and the last. And what thou seest, write in a book, and send into the seven churches which are in Asia, and to Ephesus, and to Smyrna, and to Pergamos, and to Thyatira, and Sardis.